Okay guys, isang mapagpalang araw sa inyo. So, ang ipapakita ko sa inyo ay itong tinatawag na Daang Hari. No, kasi I just came from Cavite area. Actually, Cavite pa ito. Nandito tayo sa Bacoor. No? So, ano na tayo? Bound to NCR. Okay? Ipapakita ko itong daan. No? So, ito na yung ano, fully developed na Daang Hari. Actually, noong ano ito, tolin lang ito eh. Pero nagiging ano na rin. Sadyang pinalawak ng pinalawak. Ang kalsadang ito ay very useful pag ikaw ay papunta ng Cavite from Muntinlupa, of course. Papasok ka ng Alabang doon sa Madrigal Business Park. Pero may bagong pasukan at labasan ngayon. Yun nga yung actually doon tayo dadaan. No, makikita nyo mamaya yung Lagusan papasok sa Islex. Okay? Hindi ko kabisa, hindi ko matandaan ano bang pangalan nung ano na yun. Mamaya makikita natin, no? So nandito tayo sa Molino. Malapit na tayo sa Molino intersection. Ito yung ano, kalsada na inisyo doon kay dating Senator Villar. Kasi nga naman halos lahat ng property niya nandito. Pero ang mahalaga, nagawa yung kalsada at saka feasible naman kasi ito. Ito yung pinakamagandang location eh, na paggawan ng mga kalsadang ito, ganito. Napakalaking ginhawa kasi imbis na papasok ka pa sa Aguinaldo Highway ay dito ka na talaga dadaan. Okay? Okay, no, so itong intersection na ito, yung going left, ayan yung papasok ng Sapute. At saka yung kakanan naman, yan yung papasok ng Paliparan. Paliparan Dasmariñas. Hanggang GMA yun, tagos ng Governor's Drive. So nakita nyo naman, may bago na namang flyover dito. Ano talaga namang sadyang ano, malaki ang development ngayon, no, in terms of infrastructures, no, lalo itong mga highways na ito, mga lansangan. Okay? So, siguro in 10 minutes makakarating tayo sa MCX. 'Yon pala yung pangalan ng ano. Tatagusan natin, papasok ng Islex. MCX. Acronym 'yan, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Okay? So, ito yung bandang kanan natin. Nandyan yung mall, yung Molino. Vista Mall, Daang Hari. Yan yung bandang kanan. Tapos yung both portion, kung hindi ako nagkakamali, pag-aari yata yan ng mga Villar. Okay. Kung hindi ako nagkakamali ah. Pero dito sa bandang kaliwa kasi, nandyan yung Malipay. Diba yung Malipay na allegedly tinirhan ng mga informal settlers kasi nagbinta kasi sila dyan dati sa rights eh. Alam ko yung bintahan dyan ay sa Malipay Molino Bacoor kasi marami tayong mga naging tauhan na nandyan pero inaangkin nga ng mga ano, mga Villar. Diba recently nagdemoli sila dyan kung saan meron pang namatay na residente kung hindi
tayo nagkamali. Okay? So, malaking ginhawa ito actually kasi from Alabang, pag galing kasi ako sa bahay diyan sa sukat nearby Alabang sa Kupang, papunta ako ng Tagaytay, it takes 1.5 hours lang. Pag gusto kong kumain sa Tagaytay, so madali na lang pumunta. So para makita ninyo. Okay, so actually maganda itong kalsada na ito. Hindi masyadong ano, lalo pag gabi. Maluwag ito. Pero siyempre kahit paano may pagkakataon din na ano. May pagkakataon din na nagkaka-traffic kahit saan naman. Siyempre nagkaklag yan minsan paminsan. Pero hindi naman lagi. Okay, so tingnan nyo, you know, almost 6 minutes pa lang yung na-consume natin. Eh approaching na tayo ng ano, Muntinlupa. Malapit na tayo sa MCX. Itong mga lupain dito, sakop pa rin ito ng Molino. Molino Bacoor. So, kung makikita nyo, super lawak pa rin yan. Pag i-convert ito sa mga kabahayan, ay sadyang napakalawak pa ito. Sana nga lang itong mga lupain na ito, ibinigay na sa mga kababayan natin. Isa naman yung mga napunta pa sa ano, kasi kung tutuusin naman, kasi part ito ng Rizal nung araw eh. Wow, may sira na rin na kalsada ito. So nandito na rin yung ano, na ipatayo na dito yung South City Hospital and Medical Center. Yan, meron na rin hospital ito, kabago lang itong hospital na ito, siguro wala pang 3 taon yan. Okay. So, malapit na, no? So ipapakita ko sa inyo, no? So mula doon sa almost 10 minutes mula doon sa Aguinaldo Highway, Dasmariñas. Nandito na tayo sa ano. Papasok na tayo ng Alabang, Muntinlupa. Kasi ang una nating dadaanan dito na government ano property is yung ano Bilibid. Yan, approximately 500 meters nandyan na yung Bilibid. Bilibid, Katarungan Village, then Ayala Labang. Yan. Madrigal Business Park. Yan yung mga estate na o mga property na madadaanan natin. So dito, kakanan tayo dito. Ito yung actually magdadalawang taon na yata ito, magtatatlong taon na rin yata. Yan. Ito kung didiretsuhin natin itong kalsada na ito, papunta yan ng parte ng San Pedro. Kung didiretso tayo dyan, yan tatakos na ng San Pedro. Pero kakaliwa tayo dito para makapasok tayo sa MCX. Yan, susundan natin yung ano. So almost 10 minutes ng nakaraan. Okay.
Then guys, kung didiretso ka, kung diretso tayo, yan na yung papasok ng ano, papunta na yan ng Bilibid area. Pero kakanan tayo dito, yan, sa bandang kaliwan nito, bandang kaliwan, nandito yung ano, nandito na yung National Bilibid Prison. Nagbabayad tayo ng cash kasi hindi tinatanggap yung ARFID. Ayon pala yung mga tropa dyan na kwan, hindi tinatanggap yung ARFID sa ISLEX, yung ARFID ng INLEX. Pero doon sa Cavitex, okay na. Kailangan, ibig sabihin, kukuha pa rin tayo ng card sa ISLEX. Pero dapat ano na ito, magagamit na sa lahat kasi parehas naman na RFID, ARFID. Pero bakit ayaw tanggapin? Kasi last week o last month, duman ako dito, pumasok ako sa ARFID only. Hindi pala tinatanggap. Naging ignorante tayo tuloy. Pero anyway, mabait naman yung cashier. Yan, so ito yung pasukan pag galing ka ng Cavite via Danghari going to ISLEX. Okay, ISLEX either southbound or northbound, pero magno-northbound tayo. Ipapakita ko sa inyo mamaya itong ano bago natin tatapusin ang ating vlog. So pumasok na tayo sa MCX. So yun, kung galing ka sa Cavite, kung galing ka ng Antipolo o Rizal area, daan ka ng C6, labas ka ng sukat o bikutan, papasok ka sa ISLEX, tapos kakanan ka sa MCX, lalabas ka dito sa Danghari. Yan, napakadali ng biyahin yan. Kung Antipolo to Tagaytay, kung dati iikot ka ng katakot-takot, nalayo at traffic, ngayon malapit na lang. 3 hours na lang yan kung maganda-ganda yung ano, traffic. Maganda-ganda yung flow ng traffic. Okay, so ito yun. Yan. Yung bandang kaliwa, nandyan yung ano ng ano, National Bilibid Prison. Actually, mga resettlement yata yung mga ano dyan. Kasi may mga bahay pa. Okay. Para makita nyo. So, dito, pagpasok natin sa ISLEX, diretso. Pag-buwing right ka, then southbound yan, papunta ng Batangas at Laguna. Pero pag papasok tayo dito sa Simi Tunnel, ayan, kasi nandito yung flyover. Ayan. Going left tayo. Dito naman yung businaan natin kasi dito naman yung papuntang ISLEX northbound. Ayan, so ayan, dito tayo lalabas, no? Okay, ito na yung dulo ng MCX, no? So nasa ano na tayo guys, nasa Tiplix na tayo at approaching na tayo sa ano, Philin Best o Alabang area. Yan, yung bandang kanan, San Pedro na yan. Okay,
So ito na yon. Okay. So yun lang guys, no. Yun yung daanan from Cavite, yun nga yung Daang Hari going to Antipolo via MCX Teplex. Okay? So maraming salamat, sana meron tayong nakuhang informasyon sa ating vlog na actually ito yung magandang daanan. Pag galing ka ng, kahit galing ka ng NCR, you can take Islex, din kakanan ka ng MCX, yun yung mabilis na daanan papuntang Tagaytay. Okay? So yun lang guys. Maraming salamat. Abangan ang susunod nating vlog.